Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, pag-uusapan natin yung mga details sa chapter 2 or ano ba yung mga details na important, no, na kailangan nyo malaman as early as now before nga mag-proceed si Pixel sa chapter 2. So napakahaba nung AMA or yung Ask Me Anything about chapter 2, siguro roughly around 2 hours yon. So ang gagawin na lang ni Aftermath TV on this video, we will just highlight yung very important things, no, na tipong kailangan mo siyang malaman kasi para prepared ka pag nilaunch nga nila yung chapter 2. So for now, make sure to subscribe to Aftermath TV and make sure to pump the like and make sure, no, to always share the video of Aftermath TV to your friends para naman at least mas lumaki pa nga yung community natin. And syempre mag one game muna tayo ng Wild Forest as usual. This is our daily routine, so we play Wild Forest every day. Sobrang nag-enjoy tayo. And kung napanood nyo na nga yung latest na ano, no, leaks na nilabas nila yung mga upcoming skins, sobrang angas, sobrang lupet, kaya nga make sure to check Wild Forest because this is going to explode soon guys, no? And alam naman natin na yung OKX Ventures nga ay nag-invest na dito nga sa game na to. So let's try to win this game. Let's go. Okay, let's go. We build barracks. So gumalaw yung kalaban natin. That's very very good. So medyo mabilis gumalaw yung ating kalaban. Medyo malaki yung map, no? So usually guys, pag malaki yung map, ang kailangan nyo i-prioritize talaga dito are of course the barracks and of course the mines, no? Kailangan nyo yan para at least makakuha kayo ng additional terrain or domain. Ayan guys, no? So dito, mine ulit tayo dito. Okay? And then we of course build, no? So ito, nakuha na nila to. Okay lang yan. So ang gagawin natin dito guys is patagalan ng ano to, no? Palupitan to mga kapatid. Ayan, build tayo ng barracks ulit dito. And then another mine here, no? So kukunin natin to, no? Okay, then another mine here. Okay, alright. So, tumba na yon, no? Usually, pagka malaki yung map, kailangan dito, guys, ano tayo dito, eh. Kailangan yung discarte mo dito will be, ano, get more terrain as possible, no? Okay, so kunin natin to kasi dinadali niya, eh, no? Okay, so i-micro natin units natin. Then, make sure, okay, build ulit tayo ng mine dito. Okay, so we're doing good. Now we can now upgrade our barracks, no? We can start to upgrade our barracks. Okay, and then since meron na tayong tower dito, na-control na natin yung baba. So upgrade our barracks ulit. Alright, so we will now, ano, no? Just wait for additional mana, which ayan na nga, lumabas na, no? So which is good. So we can now take over yung upper right. So I think we're going to win this game. So far, so good. And then another hero na naman, or sorry, a strong unit. Okay, so nakuha na natin to. So let's kill the units muna, no? Okay, let's kill this one. Let's build a mine here. Tapos siguro gawin nating tower to, no? Once na makuha natin tong barracks na to. Alright. So far, so good. So far, we're doing good. We're doing okay, mga kapatid, no? So kunin na rin natin to. Then gawa na rin tayo ng sniper. So mukhang ano na to, guys. Mukhang easy win na to by Aftermath TV. Then we can also upgrade this one. Walang problema yan. So mukhang this is a huge win na naman for Aftermath TV, no? For Aftermath TV. Okay, so ayan na natin siya, guys. Gawa tayo na isa pang unit dito. Ayan na natin siya, ano yan. Ayan natin siya mag-enjoy dyan. So dito tayo sa baba. So we can now, I think, win, no? We can now go straight dito nga sa base ng kalaban natin so that we can claim this another win for Aftermath TV. So that's how you do it. That's how you need to move fast. That's how you need to think fast dito nga sa Play Wild Forest na game. So it's really a good game, guys. You should try it. Once again, this is of course available, no, sa Android, no, or sa Play Store. So make sure you should try it. At ayan na nga, it's a win. So GG, sir. GG, let's go. Okay, so that was a good game. So ang problema lang ngayon, guys, no, kailangan pa natin i-upgrade yung units natin. So hindi ko lang alam kung makakapag-upgrade tayo kasi meron tayong makukuha ngayon, eh, dito sa Trophy Road. You've been promoted na, no? Promote lang, guys, no? Alright, so we have gold. And then, we now have, hopefully, no? Ito pa rin yung pwede natin i-upgrade. Pero later na, no? I don't want to upgrade muna for now. Ang importante lang right now is that we are now doing good. We are doing okay. So hopefully, tuloy-tuloy lang yung ating Season 7 gameplay. Forge of War. So check it out. Wild Forest. Powered by Ruin Network. So let's now go to Pixels Chapter 2. Okay everyone, so welcome back to the world of Pixels. And first things first, no, so this is the update, no, based from the AMA. And marami pa guys sinabi dun kasi nga roughly around 2 hours yun. So hindi naman natin yun kayang i-cover
ng isang upuan, so probably it will take multiple videos unless of course mag 2 hours din ako, 'di ba? Okay, so ano ba yung first na ano no na kailangan nating malaman? So, yung chapter 2, ang isa sa mga major na changes na mangyayari is, for example, bago ka na player. So let's say you're watching this video and you're new to the game. So iba na yung may experience nyo. Hindi na katulad yung experience namin, no? Itong account na to. So what will happen is that itong experience nyo, ayan, si aftermathtv, shoutout, lods. So experience niya will be different. Meaning, kasi when we started this game, usually, very basic, pagtatanimin ka lang. Syempre, kumbaga sa ano, parang may gagawin ka lang a few tasks, and then tapos na, pupunta ka na nga dito sa ano, no, sa town ng Terra Villa. So, right now, ang chapter 2, it will be different. So, magkakaroon ka ng parang actual specs. Syempre, so, ayan, salamat, idol. Magkakaroon ka ng actual na spec na medyo malaki-laki, na may bahay na siya, kumpleto na. So, parang meron ka ng task doon sa, ano na yun, sa house na yun. So, actually, hindi ko lang mapakita sa inyo right now kasi nga, to save time. Pero right now, what I can show you is we go to our spec right now. So, you will start in a spec na meron na siyang mga parang, basta iba na yung design niya. May puno, may bahay, ganyan. So, ganun yung mangyayari. Then, meron ka na ring task board doon. So, kumbaga, hindi ka lang basta-basta pagtatanimin. Well, technically, magtatanim ka rin naman. Pero hindi ka lang basta-basta pagtatanimin. Meron kang task board doon na ituturo sa'yo or isasabihin niya sa'yo kung ano yung mga kailangan mo nga kunin or gawin para matapos mo yung mga certain tasks as a newbie. Okay, so yun yung isa sa mga big changes. No? So, it will be newbie-friendly kasi nga, kung beginner ka, ang mga tasks na makukuha mo dun sa initial phases ng laro ay babagay sa level mo. Unlike yung ngayon kasi medyo magulo sa totoo lang eh. Kung bagong player ka dito, kung wala kang mga guides sa panonori, medyo mahihirapan ka. Pero dun sa bagong chapter 2, it will be newbie or beginner friendly nga siya. Okay. Now, the next thing na kailangan yung tandaan sa chapter 2 are the tiers. Okay, so ano ba yung mga tiers? So lahat halos ng changes dun, puro tiers. Pati puno may tier na. No? So for example, itong halaman na to, tier 1, tier 2, tier 3, palaki ng palaki, or iba ng kulay. Okay, so meaning, the higher the tier yung mga, for example, trees, no? One yung example yung tree. The higher the tier ng trees, the higher tier materials din yung makukuha mo. So, ganun, no? So, and then, yung mga materials na yon you can use it, of course, to upgrade itong spec na to. And, that's the other changes na i-expect natin. Yung spec nga natin, tuloy yon yung mga leaks, magkakaroon siya ng upgrade. And I believe yung first 3 level, ma-upgrade mo siya ng using normal materials or crops na makukuha nyo. And then yung, I believe yung succeeding levels, kakailanganin nyo na nga mag-work for it. Meaning, kailangan nyo na ng mga higher tier materials na manggagaling sa mga higher tier industries din. Yes, guys. So, ibig sabihin, like ito, for example, yung woodwork natin, tier 1 nakalagay, di ba? So, magkakaroon na rin ng woodwork na tier 2 and magkakaroon din ng woodwork na tier 3. So, ganun siya kalupit, no? So, meaning, ano ba ang ibig sabihin ng aftermathtv? So, puro tiers nga siya, no? Magkakaroon siya ng mga levels. So, almost all will have levels. Even itong mga ganito, yung mga shears, yan. So, there will be higher tier materials na hindi mo siya basta-basta makukuha kung wala kang higher tier na industry rin. So, ulitin ko guys, para hindi kayo malito, merong mga higher tier na resources, for example, yung trees nga. Iba-iba ng kulay or probably may malaki, may maliit, I don't know pa. Pero, ang bottom line dun is that, kung meron kang higher tier na ganun, meron ka rin higher tiers na mga industries. And kung gusto mo i-upgrade yung spec mo even further, let's say from level 3 going level 4, kailangan mo na ng mga higher tier din na industries and higher tiers din na mga materials. Okay, so ganun yung sinasabi nila doon. So nabanggit ko na, no, i-summarize natin, no. So magiging newbie friendly siya kasi nga yung iba na yung magi-experience sa mga new accounts. So I think we should create a new account na lang pag lumabas yung chapter 2 para ma-showcase ko yun sa inyo. And then magkakaroon na nga ng mga tier materials, tier items. So lahat puro tier. So chapter 2 is all about tiers, guys, yun ang tandaan nyo, no. From the resources to the industries, no, damay yan, may mga tiers din yan. And then of course, yung spec mo nga, nabanggit ko na paulit-ulit, pwede mo nga siya i-upgrade. Okay, so we will see once we get there, i-upgrade natin yung spec natin. And then nabanggit ko na nga rin yung industry tiers. And of course, the last but not the least, if you go to NFT land, let's say dito sa land ni Moku, okay, so sa NFT land 119, for example, ito, ang magkakaroon naman ng mga materials or mga rare materials or higher tier materials na makukuha mo lang sa isang NFT land.
Yes, guys. So ibig sabihin, kung wala kang guild, especially for example, no, wala kang guild tapos ilalock ng mga guilds yung mga land NFTs nila. Assuming, no, yung lahat ng land NFTs owned by guilds tas ilalock nila for their members only, then wala kang access sa mga NFT land materials na potentially na pwede mong kunin. So kaya mangyayari dito talaga, very important na meron kang guild, okay, na merong land NFT if you want to have access on higher tier materials. Yes, guys. So yun yung mga importante na kailangan nyo malaman for now. And I do hope, guys, no, make sure, no, na nakaano kayo, nakatuto kayo lagi sa mga balita or announcement or updates sa official Discord server ni Pixels or dito kay Aftermath TV, parang at least, no, updated kayo lagi. At again, paulit-ulit kong sinasabi sa channel to, lamang ang may alam. Okay? So like ito nga, kung right now, how will you prepare for it, no? So siguro si Aftermath TV, mag-iipon na muna tayo ng coins. So hindi na muna tayo basta-basta bibira ng Pixel token kasi nga mukhang ang coins sa chapter 2, it will be very important. Especially nga if, once again, you will, of course, upgrade your spec. Kasi theoretically, baka kasi yung ibang materials para ma-upgrade mo siya, baka pwede mo naman bilhin, di ba? Or kung hindi mo man pwede bilhin, baka pwede mo bilhin yung materials na kailangan mo para makuha mo yung mga required materials to upgrade your spec. Okay, so ngayon, ang chapter 2, to summarize everything, is that magkakaroon siya ng another game loop or feature na magfo-focus sa pag-upgrade mo ng spec for you to acquire more materials in the process and for you to add more industries and then eventually higher tier industries para at least mas ma-upgrade mo pa nga siya even further. So ganun yung isa sa mga game loop na nakikita natin. And of course, guys, uulitin ko, once na ma-launch ang chapter 2, then definitely Aftermath TV will be there and I will give constant updates para naman at least sa alam nyo rin kung ano nangyayari, kung ano ang gagawin niya once live na ngayon chapter 2. Okay, so I do hope that you like this video and I do hope nakapagbigay ako ng value sa inyong lahat. So maraming salamat po and I'll see you on the next content. Bye-bye.